Gusto mo bang malaman kung paano ka makakapag-ipon ng pera kahit sa kabila ng meron ka ng anak o pamilya? Dahil totoong ibang uri na ng gastos ang aabutin mo sa oras na meron ka ng anak at di hamak na mas malaki ang naiipon mong pera noong single ka pa. Base sa Esquire Magazine at sa Picodi.com, nagagastos raw ang typical Filipino family ng minimum 108,300 pesos para sa isang bata mula sanggol hanggang sa maging isang taong gulang ito. At hindi pa kasama dito yung iba pang expenses at yung ginastos mo sa panganak. Ang laki, di ba? E paano kaya kapag nagsimula na silang mag-aral? E di dagdag gastos na naman. Kaya napakalaga na malaman mo ang 10 family budget tips na ito para makatipid ka at makaipon ka rin ng pera. Bago tayo mag-umpisa ay make sure mo na rin i-like ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, planuhin ang pagkain. Sa pagkakaroon ng pamilya, napaka-importante na ma-minimize natin ang gastos sa pagkain, like groceries. Dahil isa ito sa pinakamalaking pinagkakagastusan kada buwan. Kaya kailangan mong gumawa ng plano kung ano ba ang kakainin or uulamin mo sa araw-araw para maiwasan mo yung biglaang kain or order sa fast food o maging sa mga restaurants na di hamak na mas mahal ang gagastusin mo imbis na nagluto ka na lang. At need mo rin gumawa ng mga listahan na pang mag-grocery o mamamaliki ka para maiwasan mong ma-impulse buy or mapabili ng mga ekstrang grocery items o pagkain na hindi mo naman talaga kailangan sa bahay. Isa pa ay para maiwasan mo rin magpabalik-balik sa palengke o sa grocery para makaiwas ka rin sa hassle, sa stress at gasto sa pamasahe. Number 2, gawing simple ang mga celebration. Ang mga minsanang celebration rin sa buhay natin tulad ng mga birthdays, anniversaries, parties at iba pa ay isa rin sa nagiging dahilan kung bakit lalo kang hindi nakakaipon. May mga tao kasing nagsasabi na sige na, minsan lang naman. Tapos i-all in yung pera para lang may pantusto sa okasyon na yun. Na in reality ay malaking kamalian lalo kung mangungutang ka pa. Hindi mo naman need na sobrang pabonggahin yung mga birthday celebration ng anak mo. Hindi mo naman need maganda ng sobrang daming pagkain at imbitahin pa ang buong barangay nyo. Sapat na yung sakto lang at pasok lang sa budget mo. Dahil ang totoong importante naman sa mga ganitong okasyon ay yung pagbubuklod-buklod at kasayahan ng mga taong involved at hindi yung gaano kamahal o karangya yung ginastos mo dito. At huwag mo ring ugaliin may pagpagalingan or may pagsabayan sa iba mong kapitbahay or kaibigan na sobrang bongga ng mga celebration nila. Dahil hindi mo sila katulad, maging totoo ka sa sarili mo at maging totoo ka rin sa estado ng pera mo. Number 3, magtipid sa entertainment. Isa rin sa pagkakamali natin sa pera kapag may pamilya na tayo ay yung naging sobrang gastos natin sa ganitong kategorya. Yung bumibili na tayo ng mga ubod ng mahal na luho para sa ikasisiya ng ating pamilya at ng ating mga anak. Katulad ng pagbili ng mga naglalakihang mga flat screen TV, mga bagong cellphones or mga brand new na gaming consoles or pagpunta sa mga amusement park na talaga namang ubod ng mahal. Pero pwede naman tayo makatipid dito kung gagawa tayo ng mga entertaining na bagay sa loob or sa labas ng bahay ng libre o mas murang halaga. Kagaya ng paglalaro sa labas kasamang yung mga anak. Paglalaro sa mga park, pagsasaranggola, pagbabasketball, pwede rin magbike o kaya ay bumili ng scrabble, chessboard at iba pang board games. Or pagbili ng coloring books or pagbabasa ng libro na hindi lang entertaining, bagkus ay nakakatalino pa. At sa number 6, i-discuss pa natin kung paano hindi magiging magastos ang ating mga anak. Number 4, bumili ng second hand at reusable items. Mas makakatipid ka talaga kung masasama na rin sa option mo na bumili ng mga second hand na items lalo na kung maganda rin naman ang kondisyon nito. Kagaya ng mga furnitures, gadgets, kotse o motor, mga musical instruments or mga sports gear at maging mga libro. Ganun din sa mga reusable items na mas mahal sa mga disposable na items gaya ng mga plastic pero in the long run, mas makakamura ka dito at mas nature friendly pa. Kagaya ng pagbili ng towel imbis bumili ka ng tissue. Bumili ka rin ng washable na face mask imbis yung disposable lang. Pwede ka rin bumili ng mga reusable grocery bags para hindi ka na rin bili ng mga plastic. Number 5, bumili ng ibang brand. Importante rin na palawakin mo pa ang option mo sa mga pamimili ng mga items. Hindi porket sikat or mahal ay siguradong sulit na ang pagkakabili mo. Dahil meron ding mga produkto na mas mura pero halos same lang din naman ang quality. So make sure na magtingin-tingin ka pa or mag-canvas ka sa mga items para malalaman mo kung saan yung pinakasulit na bilhin na pasok sa budget mo. Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button para hindi mo na ma-miss out ang mga bagong videos natin. Linggo-linggo. Thank you.
Number 6, ipaunawa sa mga anak kung bakit mahalaga ang pag-iipon. Sa pagkakaroon ng pamilya, hindi lang dapat ang mga magulang ang matutong magdipid. Mahalaga rin na ma-involve o matutunan ng mga anak mo ang importansya ng pag-iipon ng pera. Maganda ngang ma-expose na sila agad habang bata pa. I-discuss mo kung anong sitwasyon nyo, ano ba ang pinagkaiba ng needs at wants sa buhay ng isang tao, at hindi mo naman need na pakomplikaduhin para sa kanila yung topic na ito at ipaliwanag mo lang sa simpleng paraan at sa interesting na paraan. Pwede mo silang bilhan ng mga alkansya o gawa ng savings account, o di kaya ay rewardan rin sila ng something sa oras na ginagawa nila yung mga good money habits na tinuro mo. Number 7, planuhin ang bakasyon. Kung gusto mo pang makaipon or makatipid ng pera, ay need mo rin na planuhin yung mga pupuntahan nyo or yung mga pagbabakasyonan nyo sa mga long holidays or sa weekends. Importanteng mag-ready ka na ng budget at mag-set din ng spending limit para dito. Meron din kasi mga promos or mga sale kung bibili ka ng mga ticket para sa bus, sa mga eroplano, or maging dun sa pag-iistayan nyo, lalo na kung magbubook ka in advance or yung wala ka pa sa peak season. O kung wala ka talagang sapat na budget para dito, mas okay pa yatang mag-staycation na lang muna sa bahay, manood ng mga movies, magkainan, at mag-enjoy na lang kasama ang iyong pamilya. Number 8, gamitin na lang ang cash on hand. Kapag magsa-shopping ka rin or mag-grocery, mas magandang gamitin mo na lang yung cash mo na hawak mo para hindi ka rin mapapagastos ng higit pa sa nakalagay sa budget or sa listahan mo. Kaya mas magandang iwanan mo na lang muna yung mga cards mo like credit card, debit card at iba pa para hindi ka matukso or ma-impulse swipe sa mga bagay na bibilhin mo. Isa pa, mas magiging disiplinado ka sa paggastos kung yung pera mong hawak ang gagamitin mo imbis na gamitin mo yung mga cards na ito para maging instant payment ang mga babayaran mo. Number 9, alagaan ang kalusugan. Para mas makaipon at makatipid ka ng pera, importante rin na maalagaan mo ang iyong kalusugan at ang kalusugan rin ng pamilya mo. Dahil sa oras na may mangyaring hindi maganda sa iyo or sa member ng family mo, magiging apektado ang lahat, emotionally, mentally, at maging financially. Sabi nga diba na health is wealth, at totoo yun. Kaya kung may nararamdaman ka ngayon or yung isang family member nyo, mas magandang magpa-check up na agad or agapan na ito. Uminom na ng gamot or magpahinga na muna. Dahil kahit simpleng sakit yan or simpleng sipon lang ay kapag inindal lang yan or pinabayaan ay mas lalalapat ang ending niyan ay mas malaking gastos ang aabutin mo sa hinaharap. Mabuti rin na maghanda at mag-store ka na rin ng mga gamot or mga first aid kit para sa mga ganitong pangyayari. Number 10, gumawa ng iba pang income. So, sa buong listahan natin so far, diniscuss natin yung pagtitipid na tema. Pero ang pagtitipid ay isa lang sa solusyon sa problema mo para makaipon ka. At maaaring i-consider lang ito as short-term na solusyon sa problema mong ito. Dahil hindi ka talaga makakaipon ng malaki-laki kung nagtsatsaga ka lang sa kinikita mong maliit. Kaya importante na nag-i-improve ka o nagagamit mo yung mga talento or skills mo o yung mga opportunity sa paligid mo para magkaroon ka pa ng iba pang income at mapataas yan. Di hamak naman na mas madaling magtipid kumpara sa palakihin ng income mo o gumawa pa ng ibang income na source. Pero dapat hindi ka malilimitahan sa ganitong mindset dahil posible naman talagang pataasin ang income mo as long as madiskarte ka sa tamang paraan. Determinado ka at willing kang gawin ito para sa sarili mo at higit sa lahat ay para sa kapakanan ng pamilya mo. Bago tayo magpunta sa summary o sa recap ay follow nyo na rin kami sa aming ibang social media accounts sa Facebook, sa IG at sa TikTok. Kita-kits tayo sa susunod na video. In summary, itong 10 family budget tips kung paano mag-ipon ng pera. Number 1, planuhin ang pagkain. Number 2, gawing simple ang mga celebration. Number 3, magtipid sa entertainment. Number 4, bumili ng second hand at reusable items. Number 5, bumili ng ibang brand. Number 6, ipaunawa sa mga anak kung bakit mahalaga ang pag-iipon. Number 7, planuhin ang bakasyon. Number 8, gamitin na lang ang cash on hand. Number 9, alagaan ang kalusugan. At number 10, gumawa ng iba pang income. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos.
Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless.